Hello guys! Welcome back to my channel. So, for today's vlog guys, ay pag-usapan naman natin kung paano nga ba maiwasan ang termination. So, dito sa Macau guys, uso po yung termination o break contract. So, for today's vlog ay isi-share ko kung paano nga ba maiwasan ang termination. So, umpisa na natin guys. Naranasan ko na ba ang ma-terminate? So, yes. Yes na yes guys. Naranasan ko sa Hong Kong ang ma-terminate. Naranasan ko dito sa Macau ang ma-terminate. So, dito po sa Macau guys, pag-uusapan natin na ano, paano maiwasan yung termination. So, para sa akin, mahirap maiwasan yung termination kasi nasa employer kasi yan. Pero, magbibigay lang tayo ng konting idea para hindi tayo ma-terminate. Kasi alam nyo guys, dito sa Macau, kapag na-terminate ka ng bago ka pa lang sa employer mo, like less than 6 months ka pa lang, so which is naranasan ko siya dito guys, nung yung una kong trabaho dito na stay out, kumbaga una kong trabaho dito stay in, and then nung nag-change employer na ako, gusto ko nang mag-stay out. Pinakaunang stay out ko dito na trabaho guys is 2 months lang ako sa bahay nila and terminate ako. So sa employer na yon, hindi ka na magtataka kung bakit ako terminate kasi yung employer na yon is mayaman, as in sobrang yaman nila. Tatlo kaming helper sa employer na yon, and nagsunod-sunod kami ng pagka-terminate kasi sobrang silan ng employer na yon. So before ako na-terminate, mayroon pa akong dalawang kasamang nauna. Bali yung isa nag-break. Ay, dalawa nag-break. And then sinundan ko is na terminate siya. And then ako. So, yung sa akin guys is na-terminate ako. 2 months pa lang ako sa kanila. So, dito sa Macau guys, kapag ma-terminate ka ng 2 months ka pa lang or basta less than 6 months, iwas-iwasan nyo yun guys kasi alam nyo ang ibibigay sa inyo na visa ng immigration ay 2 days lang kapag less than 6 months, and then plus i-exit. So, bibigyan ka naman nila ng 10 days. So, yung sa akin is, ano lang siya, 12 days. So, pag ganyan lang yung visa mo dito, parang pahirapan kang mag-apply. Kasi, siyempre, kailangan mo ring pumili ng employer na gusto mo. Kung dito maraming employer, pero siyempre, parang kailangan din natin pumili na feeling natin yung employer na yan is mabait. Kasi marami namang employer dito, pero kung gusto yung i-grab mo kaagad, eh siyempre baka ma-terminate ka lang ulit, di ba? So yun yung nangyari sa akin guys, na na-terminate ako 2 months lang and nag-apply ako. Siyempre hindi ko talaga gin-grab pag feeling ko na parang hindi ko ano yung amo. Like, nung paubos na talaga yung visa ko, meron akong tinuntahan na employer na pagpunta ko sa bahay nila, dapat magta-try out na ako nung kinabukasan. Pero ayaw ko talaga guys kasi, imagine mo buong bahay nakapalibot yung camera. Parang yung walang camera lang ata doon, yung loob lang ata ng CR. So meaning, pag ano na ganun ang bahay ng employer, so medyo masilan yan.
So ngayon guys, pag-usapan natin para maiwasan yung termination. So number one, siyempre kapag na-timing ka sa employer na masilan, masungit, so yung gagawin natin dyan guys para hindi kayo ma-terminate, kasi hindi mahirap ngang ma-terminate kapag bago ka pa lang. So siyempre huwag niyong sagot-sagutin yung employer nyo, huwag niyong sagot-sagutin si madam. So kahit anong ano niya diyan, so labas sa tainga and ayusin niyo yung trabaho niyo, yung paglilinis, ganyan, para maiwasan yung termination. And then kung meron kayong alagang bata, alagaan yung mabuti yung bata, sikapin yung mapalapit yung loob ng bata sa inyo, kasi pag mapalapit na yung loob ng mga alaga natin sa atin, makikita yan ng employer natin. Yan, maraki ang chance na hindi ka ma-terminate kasi nagustuhan ka ng anak nila. So like sa akin guys, yung mga alaga ko parang malapit yung loob nila sa akin. Kaya nga noong nagka kami ng employer ko, yung sinabi ko na parang hindi mo na-appreciate yung effort ko kahit matagal na ako dito sa inyo, and sinabi ng employer ko na na-appreciate daw niya yung pag-aalaga ko sa mga anak niya. Ang complaint lang niya noon is about sa paglilinis, kasi nga si Lula masyadong minsan nag-ano ng mga ano, yung sulok daw, marami daw likabok, mga ganyan-ganyan. Kasi nga, ano, yung bahay ng employer ko parang maliit, and ang daming mga ano, mahirap din minsan linisin, daming mga abubot ba, mga plastic, ganyan. So yun guys, alagaan nyo yung mabuti yung anak nila, mahalin nyo para mapalapit yung loob ng mga bata sa atin. And then sa trabaho naman, siyempre pakita nyo na hardworking kayo, pakita nyo na masipag kayo. So yan guys, kasi naranasan ko kasi magka-employer na masungit. So doon kasi sa Hong Kong guys, okay, kasi kahit 2 months ka lang doon na ma-terminate, 14 days yung visa na ibibigay sa'yo. Dito kasi sa Macau guys, ano, iba kasi dito. Kapag na-terminate ka ng 2 months ka lang, or 3 months, 1 month, automatic 2 days lang ibibigay ng immigration sa'yo, ang pwede ka pang iba ng employer. So kumbaga, uso dito yung terminate ka with bond. So hindi ka makakahanap ng panibagong employer kapag ganon. So yun yung iwasan nyo guys kapag nandito kayo, huwag nyong sagot-sagutin ang employer. Kasi kahit anong mangyari, tayo pa rin yung talo. Kahit na i-terminate ka nila, basta hindi mo lang sila sinagot-sagot, kasi once na sinagot-sagot mo sila, malaki ang chance na baka i-ban ka. Meron akong kakilala dito na terminate siya, may kasamang ban. Kasi kapag na-ban ka guys, 6 months yan na hindi ka pwedeng mag-apply. So ganun yung style dito sa Macau guys, pwedeng makapagsabi yung employer doon sa immigration na ibaban ka. Kumbaga, gagawan ka ng mali. So yun. Yun yung iwasan natin dito sa Macau guys. Kahit na yung nangyari sa akin guys, na na-terminate ako na 2 months lang ako. Sobrang kinabahan ako noon. Kinabahan talaga ako kasi siyempre pag
hindi ka makahanap ng employer, saan ka mag-exit? Uso yung exit dito, mag-exit ka sa noon. Ang exit noon guys is Thailand, kasi wala pa yung, hindi pa uso yung Hong Kong noon, Thailand. So nakiusap pa ako noon sa employer ko, kasi yung masilan doon is yung babae. So nakiusap pa ako noon guys sa amo kong lalaki na kung pwede hindi ako, wag nila akong i-terminate. Kasi alam niyo yung reason ng pagka-terminate sa akin guys is dahil lang yun sa bata. Kasi nagpapaligo kami nung time na yun sa bata, kumbaga kasama ko yung employer ko. Ano? Yung sinasabuyan ka ng tubig ba? Yung naughty yung bata, and parang sinaway ko lang no na don't do that, ano yan, bad yan. Ayun. Yun lang yung reason ko na terminate ako, kasi parang ayaw niya yung tayo yung magtuturo sa anak niya. Kahit na sasabuyan ka dyan ng tubig ng bata, okay lang yan sa kanya, kasi nga katulong lang tayo, ganun. So yun yung reason guys na na-terminate ako ng maaga doon sa employer na yon, which is ngayon kung iisipin ko, sobrang masaya ako na nangyari yon, kasi grabe talaga yung employer na yon guys. Parang nagtatrabaho kami sa hotel. So tatlo kaming helper. Yung isa is nasa bata. Ay, nung time na yon guys, ako naka-assign na ako sa bata, kasi nga yung dating naka-assign sa bata is parang nag-break contract ata yun siya. So mas mahirap yung time na yun, is mas mahirap yung na-assign ka sa bata, kasi mas masilan siya. So yun guys, yun lang yung para maiwasan yung termination, ay habaan yung pasensya. Yun yung pinaka nating mga helper. Kailangan may pasensya tayo, kasi hindi talaga yan maiiwasan guys kapag ano, kasi hindi nga natin alam kung ano yung mapapasukan nating employer, kasi marami kasing employer na masungit. So dito sa Macau guys, maraming namang mababait na employer dito, pero siguro mayroon pa rin natatiming na ano, like sa akin, natry ko yung masungit na amo, and mayroon pa rin siguro ibang employer na ano, hindi naman kasi lahat mabait. So yung sa akin ngayon, dito lang ako nakatiming ng mabait na employer. Ang huli kong employer na nakatagpo na ako ng mabait, pero hindi pa rin siya perfect, kasi mabait sila, pero syempre kuripot, andyan pa rin yung pagkakuripot, kasi kadalasan naman sa Chinese mga kuripot naman kasi sila eh. Pero yung iniisip ko na lang is yung parang may peace of mind ka ba na nagtatrabaho ka na hindi ka napapagalitan, yung ganun. Yung parang continue yung pagtatrabaho mo na magaan yung pakiramdam mo sa bahay na yan. And then yung mga alaga ko, mababait. So panatag ka ba? Panatag ka na hindi ka ma-terminate. Kaysa yung also din dito pala guys, yung i-terminate ka na parang ipapasalo yung visa mo. So yan, nangyari pala yan sa akin guys nung una kong amo dito nga, sa sinabi ko yung stay-in ako. 1 year and 9 months ako sa kanila. Kasi dito kasi guys, every year yung renewal ng contract. So yung sa amo na yun is nakapag-renew pa ako, pero 1 year and 9 months kinausap na ako ng employer ko, na kasi parang nakikita nila sa akin na hindi na ako happy. Mababait yung employer noon, pero yung lola ng side sa lalaki yung ayaw ko. So yun, binigyan ako ng chance ng amo kong lalaki na makapaghanap ng bagong trabaho. So yun, sinalo yung visa ko noon. Hindi siya terminate.
parang pinasalo lang. So, nung nakahanap na ako ng employer, nung minessage ko na siya na mayroon ako employer, and then, saka ako pumunta sa immigration para pumunta ba? Parang dalawa ata kami pumunta noon, nung araw ko na lang, nakalimutan ko na. So, yun guys, yun lang maisi-share ko para maiwasan yung termination, dapat mano yung pasensya nyo, lalo na sa pag-alaga sa bata. Kasi mayroon ding mga alagang bata na makukulit, di ba? Basta yun lang guys, para maiwas-iwasan nyo yung chance na ma-terminate, lalo na kapag nandyan kayo sa employer na masungit. So, yan lang yung vlog natin for today, guys. And then, thank you for watching my vlog. And don't forget to subscribe, like, and comment. And see you on my next vlog. Bye-bye!